Mr. Ali, the owner of 7-Eleven. As what I mentioned to you earlier, 7-Eleven will not leave you behind. Hello guys, this is Koi Xiao. Welcome back to my channel. So today it's April 18th. Yes. It's April 18, guys, and this is going to be like a production day. Productive day for all of us. Kasi pupunta kami ng 7-Eleven dito sa HL City, owned by Mr. Ali. Kasi mag-grill pa kami ng mga relief goods together with Ty. And of course, the governor of HL, Yuri Lachowski. So dapat ngayong araw is mag-deliver na, however, hindi daw kasi na-repack yung goods. So, nag-volunteer na lang kami para mag-repack ng goods. And sana matapos namin lahat ngayong araw so that mapamigay na namin sa mga tao nagugutom. I mean, mapapamahagi na po ang tulong galing from 7-Eleven. So, if you don't know guys, na 7-Eleven nandito sa HL, and they were here like, I guess, 5 years more than 5 years na sila dito. Kasi bago ako pumunta dito, dito na yung 7-Eleven. It's just that parang nalusaw siya ng very very light kasi nagsilabasan yung mga bagong stores dito. And this is actually the perfect time kasi it's like a message to everybody here in HL City na other stores will leave you but 7-Eleven will not leave you behind. And if I'm not mistaken, 7-Eleven lang yung namigay na namigay ng goods, ng relief goods para sa COVID-19 affected people na nawala ng work at wala ng sahod. So sana nakakayaan na lang buong araw na to. Si Kyle, pakinan mo na araw mo na to, Kyle. Pakinan ang araw na yun na. Daan na lang namin yung iba pa namin kasamahan. Okay. Tapos diretso na kami sa warehouse ng 7-Eleven. Meron kami na alam. Para mag-repack. So, I'll see you guys later. So, if ever na may chance ako na mag-vlog ulit doon while repacking, I will do so. Para makita niyo yung mga kaganapan doon. Ayan ako, mga stana 4 piece. And dyan po, nakalista na po yung yung mga taong makakatanggap ng 4 piece. Charot lang. So, see you guys later and bye-bye. Alright guys, nandito na po kami, malapit na kami umabot doon sa makarating doon sa warehouse 7-Eleven. So again, I'll try to find a way para maka-vlog or maka-film ko yung mga kaganapan while repacking. Pero pag hindi naman, okay lang, mag-glips-glips na ako ng pictures. Kasi nakakahiya naman. Yan yung warehouse nila. So andito na tayo. Ready na ba kayo? Yes, of course! Ayan, ready na sila. Pero na si Gob. Diba? Dito na kami. So guys, trabaho muna kami. Baba muna kayo. Depart ko lang. I'll give you an update later. Dito yung may blue. Hello guys, and we're here inside the warehouse of 7-Eleven. And this is what we have packed today. So, tumigil ko muna kami. Kasi bukas naman daw po. Since mag-deliver pa po and there's a curfew here in Saudi Arabia, and the curfew starts at 3 p.m. so we have to deliver it on time before the curfew starts. And these are the great people who have volunteered their time and effort to repack this relief goods to be given to the Filipino community here in HL. And wait, I'll try to talk to the owner. Yes, Sam. Hello. Bakit late ka? Mag-deliver ka lang ba? Mag-deliver ka lang ba? Mag-deliver ka? Tulad sa'yo. Ano? Diyan sabi ko. Alright guys, ito po yung hat. Wait lang. This is all what we have repacked. And others have taken their relief goods already. So
And we have here the owner of 7-Eleven, Mr. Ali. Thank you so much for giving this service good to the Filipino community. Yeah. I will upload this in YouTube. Again, guys, this is Mr. Ali, the owner of 7-Eleven. As what I mentioned to you earlier, 7-Eleven will not leave you behind. Other stores will just leave you behind, but 7-Eleven no. So I'm doing this content not to brag what is Mr. Ali is doing, but I'm only doing this. This is to for documentation for his this is this is a documentation for his goodness. So that's what I'm doing here again. So these are all the things that we have packed. It's like 200 packs for now, and tomorrow it will be additional 200. So right after this, we will be have this delivered to each and every Filipino here that we have listed in our roster. And kasama ko po ngayon si Kuya Angelo daw ang nangunguna sa release goods operation na to, together with 7-Eleven and Sweet Ali, of course. So alright guys, we'll just have to have these things delivered. And ayan, so everything is ready. We'll just have to set this, we'll just have to put this in the car, and so we can have it delivered. So we'll see you guys later. Thank you. Alright guys, so we just have to get these things done. Ayan po, nilalagay na po sa sasakyan yung mga relief goods na kailangan i-deliver. So, together with the governor. Kung kaya tang ano, ayan. Kulang. Ayan. Kulang yung ano. And of course, ni Kuya na nandito din. Kaya pa sa from Marawi City. Ayan. Ayan guys. So again, in this pandemic day, hindi na po natin tinitingnan kung anong religion ka. Religion is not the issue this time. And actually, all of the time, religion shouldn't be an issue. If you wanted to help, you can do it. Even just in a little way, even just repacking these goods for it to be delivered. That's really a great thing already. And ayan, we're so grateful na nakasama ka dito sa relief operation na to. And ayun guys, nag-deliver na kami in a while. So, we'll see you later. Hello guys, we're on our way to deliver this relief goods that we have packed. So, ang dami dito sa loob, meron pa dun sa compartment. And kasama pa rin natin si Gobernadora ng Hail. And ang ating BSWD secretary. Driver. Ayan guys, so ano ang sasabi niyo? Parang saya. Parang nakakapagod siya. As in, lalabas yung pawis mo. But pero in a sense of sense of ano? Kapwa. Ay, tingnan mo, ipakita mo sa kanila yung social distancing. Ayan. So, hindi ko makaka-flip yung camera kasi Ayan guys, so even here, they practice social distancing. I don't know hanggang saan patungo yan. Pero hindi totally na distance kasi yung iba, pasaway din, hindi rin ganun kalayo. Dapat mga 5 kilometro naman yung layo sa isa't isa. Oo nga naman, diba? Hindi na. So, ayan guys, so una natin pupuntahan ay ang The Warmufa sa mga Pinay doon na nagtatrabaho sa Massage. So, we'll just have this delivered later on. I'll update ko kayo. So guys, andito na po tayo sa first stop natin sa kina Mr. Froyland. Ano mo sasabi mo kay Mr. Ali? Maraming salamat Mr. Ali sa tulong niyo sa amin. Malaking tulong po sa amin ito. Thank you! Ayan. So, yes. Ayan guys. Una pa lang to. We still have additional list. Maraming salamat ha. Ayan guys, so next na tayo. So ayan guys, next destination tayo. Tawagan mo na sila. Okay, ito na.
Okay po. Dito di ba? Ayan, oo. Liok, kakadito disundog si G. Ayan si G, hindi kasi sumasagot si G. Hindi sumasagot si G. Dito na po tayo sa second destination. And naantalan natin si Kim na naantalan natin si Kim na lumabas. Ayan. So ayan guys, andito na po yung second recipient natin for today. Hi. So it's Kim from Maranao City. Yes, anong sasabi mo kay Sir Ali? Maraming salamat sa nag-lapit-lapit. Ayan, so again guys, 7-Eleven will not leave you behind. So balik tayo ng 7-Eleven. Diba? So maraming salamat. Pakabigyan na lang kay G. Ayan guys, so second recipient po natin for today. And we still have another 3. So ayan guys, we'll update you later. Ayan, so andito na po tayo sa ating third recipient ng relief goods na nakalista sa amin. Sa Finalister ka, mga kasamahan ko dati. Ano masasabi niya kay Sir Ali? Salamat po Sir Ali. Salamat po Sir Relief Goods. I love you. Salamat Sir Ali. Ayan, so balik-balik po tayo sa 7-Eleven. Masasabi ko na 7-Eleven will not leave you behind. Di ba? So ayan, maraming salamat. Ayan guys, andito na po tayo sa ating fourth recipient ng ating goods from Mr. Ali. Si Waray. Magpasalamat ka muna, bakla. Thank you so much, Mr. Ali. Tara, antayin ka namin dito, ha? And ito na po yung mga recipients natin. Si from Maranao po. Magpasalamat ka muna kay Mr. Ali. Salamat sa... Guys. Parang hindi siya na recipient. Hi po, salamat po. Ayan. Kasama namin si Chris Aquino. Relief goods. Ayan, dito po ay galing kay Mr. Ali of 7-Eleven. Naway, pagpalain kayo ng Allah. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. So, again guys, bukas po, mag-relasyon po yung ano natin, yung relief goods operation. And sa mga hindi pa nakatanggap, bukas po, ay baka andun na kayo sa roster na pagbibigyan kasi merong second batch and then meron din third batch. So, antabayan nyo lang po yung mga phone numbers. Oo, meron. Yung phone numbers na binigay nyo po for contact, please keep your lines open para po makakuha po kayo ng inyong relief goods from Mr. Ali of 7-Eleven. Again, Mr. Ali of 7-Eleven, thank you so much for giving us this relief goods sa ating mga kapwa Pilipino. And we really thank you for doing this. Ayan guys, so thank you so much. Kaili, balik ka ng kapwa. Wala alam ko nakita ko yung kami ngayon, may isda. And we're back here at the warehouse of 7-Eleven here in HLCP. So, may araw ito, tapos na po yung pamimigay namin. We will have a second batch tomorrow. Another 200 recipients will receive relief goods from Mr. Ali. So, and I think there's also a third batch, if I'm not mistaken. So, hanggang sa malikom po natin yung mga kababayan natin dito sa Sahail na walang trabaho at walang sahod. So, ayan guys, so see you tomorrow. And God bless everyone. Stay safe. Alright guys, so tapos na po tayo mag-deliver today ng mga relief goods para sa Filipino community dito sa Hail. And there was like 200 relief goods packed para sa Filipino community dito that has been delivered today. And there will be another delivery on Monday according to Boss Ali of 7-Eleven here in Hail City. And Mr. Ali, we are so thankful and we're grateful enough that you've been very supportive to the Filipino community here since then. And I hope sa ating mga kababayan here in Hail, Filipino community will always and will definitely continue to patronize 7-Eleven at the same time. So guys, you know what? I'm really happy that I've been part of this. Again, although
I haven't given any amount to help these people. However, I really believe that helping is not just about giving out something from your pocket, but your effort, your time, and as long as you're willing to help with all your heart, so definitely that would be great help already for everyone. So guys, thank you so much again for watching my video, and if you're not subscribed yet, what are you waiting for? Click the subscribe button and the bell notification so that you will be updated whenever I upload new videos.